beautiful day. Underway na kami ngayon. And patawid kami ng Atlantic Ocean. And ang first job order namin ngayon, check namin yung mga lashing and i-secure yung mga hindi nagamit na lashing materials. Yung dagat to. Beautiful Sunday. Dapat holiday tayo eh, no? National Heroes Day. Go my, it's a beautiful day. Hop. So check lang natin kung mga tisado, then kailangan check natin ha. Ayan. Ito. Kailangan. May pit. Ayan. Hindi nagamit na lashing materials. Ayan, sinisecure din namin to. So ito mga 10 kilo siguro to. Mga 10 kilo yung bigat nito. Ikaw na yung number one, Del. Ikaw na yung number one, si Dodong yung number five. Hindi ko pala nabanggit nung nakaraan. So ito yung cross decks. Dito naman makikita yung mga reefer sockets. Ayan. Dito sinasaksak yung mga reefer containers na kinakarga namin. Ito din yung mga lashing materials. Yung lagayan. Ayan, sa bitan. Pwede kang mag-cross. Simula dun sa starboard side.
or kanang bahagi ng barko papuntang port side. Port side, kaliwang bahagi ng barko. So ito yung ginagawa namin na tuwing aalis kami ng puerto at mag-start yung long voyage, especially yung pagtawi dito sa Atlantic. Sinisecured lahat ang dapat secured. Uy, may lain mo may tinidor pa. Ayan, ito yung mga nahuhulog. Nahuhulog to minsan sa pag-load ng container kasi minsan sumasala yung twist lock sa socket. Nabubuksan to, nahuhulog kaya hindi talaga kami nag-i-stay sa ilalim ng ano ng crane na naglo-loading. And then itong taas ng cross deck, ito yung lashing bridge. Yan. Ito, kailangan ilock to para hindi lumuwag yung lashing. Ito, gaya nito, yan. May posibilidad na masira to kapag maalon kasi natitisa to ng husto. So, pupurasahin niya to, hihilahin niya to. Yan, may matatanggal yung ano, flashing. Baligtad yung pagkalagay niya. Baligtad. Oops. Ito naman yung storm plate or weather plate tinatawag. So pangharang to doon sa mga lashings na hindi nagamit na nandito lang sa lashing bridge. So para hindi siya kapag umalon may pangharang sakali. Magandang mag-check ngayon kasi kalmada, walang alon, sabihin hindi gumagalaw yung barko kasi ito na yung palatandaan namin na ito yung normal na tight. Paano ba explain kasi pag naalon na yung iba lumuluwag and hindi namin pwedeng tisahan ng sobra. So, kapag natisa ng sobra, may tendency na masira itong lashing. Or, dito bumigay. Ayan. Kaya,
hanggang dito lang talaga yung tisado niya dapat. So hindi pwedeng sumobra. Ayun. So next time pag nag-check lashing kami ng medyo masama yung panahon, ipakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Hirap i-explain ngayon. And then meron din palang yan. Uy, palabas na naman. Ayan. So itong pad ay na pinagkakabitan ng turnbuckles. May kulay dilaw tsaka kulay puti. So gaya nitong dilaw, nandito siya sa loob, tapos yung puti nasa sa labas. Ibig sabihin itong lashing na to dapat nandito sa loob, itong puti sa labas. Ayan. Pag ito dito sa labas nilagay, may puwersa. Ito yung right na position ng lashing. Hindi siya pantayo. Itong dilaw sa loob, yung puti sa labas. Yan o. Yung sinasabi ko. So, mahuhulog na to. Kapag konting alon lang. Yung delikado, kung may tao dun sa baba, pwedeng malaglagan. Hindi na kasi ito tinitingnan ng mga estiba eh. Basta lang sila lagay ng lagay. Tinitingnan din namin yung ulo ng lashing ng short bar kung nakapasok ng tama doon sa butas. Kasi minsan hindi sila nakapasok ng tama, nalalaglag din, natatanggal sila. May dalawang uri pala kami ng short bar. So ito yung isang klase. Ayan. Yung ulo niya, hindi siya adjustable. Hindi siya na-adjust. So, ang purpose nito, for internal lashing lang. And, itong isa, ito, na-adjust kasi ito. Yan, na-adjust. So, ito for external naman to. External lashing. Ito, yung hindi na-adjust, for internal lashing to. Yung external, ganito yung klase. Yan. Palabas. So kahit may mag-cross sa ilalim niya o kaya sa gitna, na-adjust yung ulo niya, yung head niya. Kasi kung ito yung isa, kung itong isa yung ilagay dyan, pag nilagyan ng lashing sa, pag nag-cross tong lashing sa ilalim, natatanggal siya. Uy, may dyan oh. Bilis ng oras. Kainan na naman. Alright. Oras di peligro na. Let's go. Ah! Uy, nakita akong tinidor, may nakita akong ballpen. Ito booby hatch. Ito yung booby hatch. So access to papunta dun sa loob ng cargo hold. Oh, sarap Doritos oh. Doritos Flaming Hot Nacho. Diyan ka na pala? Ha? Sino maestro? Diyan na?
Shout out Jerison. Shout out. Saan bigat dito eh? Wala yung ano ko. Yung spanner. Gusto na naman isang araw. Kainan na naman. Uy! Muntik na mahulog. Ay, laba-laba. Uy, baka naman. Hindi nila maglaba. Iro-roll yung mong ganyan. Parang!